Kilab mo buong mundo sa angas mong nag-aapoy. Dugong nananalaytay, kayong manggilahin Pinoy. Ang presko mo, ang yabang mo, pero super astig mo. Francis, Leo, Marcos, labuyo ka pa ang anghang mo. Eto, maliwanag, Takero, highlighted, sinabi mo. Sinabi ko, bobo ang mga OFW na naniniwala kay Mangusin. Generalize mo na naman. Generalize mo na naman, Takero. Masasalita ka ng basta, ganun na lang. Wala kaming pakialam sa buhay mo, wala kaming pakialam sa reliyon mo. Nirerespeto namin ang opinion mo. Pero, huwag mong aapakan ang karangalan ng bawat isang mamamayang Pilipino dahil ako ang kalaban mo, Takero. DJ Byron, ano ang masasabi mo sa mga pinapalabas ngayon ni Takero Mayimoto? Yung video niya, actually hindi ko na pinanood ng buo, no? Kasi yung unang buhugan niya kasi, magandang umaga po sa inyong lahat. Tapos yung kasunod doon, mga OFW, mga bobo. Oo. Hindi ko maintindihan kung itong si Takero ay nag-aral o hindi. I know, ha? Kasi, hindi siya, dapat you have to be sensitive on the words that you say. Number one, madaming OFW. Hindi ba niya alam, ang bubuhay also sa economy ng Pilipinas is mga OFW. That's true, hindi that's true. Yeah. Malaki on contribution ng mga OFW like me, like you, Sir David. Yes. Papadala tayo sa Pilipinas. Ang laki ng contribution natin doon. Ngayon, ang kamalian ng Takero, hindi lahat niya kasi ang OFW. Yeah, dapat sunugin natin to si Takero. Kasi mali yung... Hindi siya nagkusabaga. Hindi ko alam, no? Kasi nga, like I said, before you say something, you have to think first. That's true. Huwag basta banat ng banat bago ka magsalita dahil hindi mo alam kung anong consequences ng mga sasabihin mo in the future. Diba? Ngayon, nagsalita ka ng ganyan, nilahat mo na itong OFW. Oo. So yung mga taong sumusuporta sa YouTube mo o sa Facebook mo na OFW, for sure, nasaktan at loobin yung mga yun. Exactly. So next time, Takero, sana to, lesson learned sa'yo. No? Lesson learned sa ito. Ako, hindi kita kilala personally. Wala naman akong pakialam sa'yo. Pero isipin mo, bago mo ibukas yung bibig mo, isipin mo kung ano'y sasabihin mo. Lalo na ako, sinasabi na ikaw isang influencer. Oo, nandun ka na sa kabilang side na iba yung paniniwala mo about Senator. Nandun ka na, wala naman kayong magagawa rin. Pero mag-isip ka mabuti bago ka magsalita. Diba? Huwag kang magsasalita ng mga bagay, lalo na kung idadamoy mo yung mga OFW. That's true. Dahil malaki ang balik niyan sa'yo. At kung meron ka kamag-anak na OFW, hindi ka ba nahihiya dahil nilahat mo ang OFW? Hindi ka naman nag-name drop eh. Yeah. Lahat mo, mga sinabi, in general, lahat. Sinabi niya kasi doon in general. So that is... Yeah, hindi niya topic ko kanina sa live ko eh. Oo. Gusto ko siyang i-topic kaso baka sumikat siya lalo. Oo, pero ito... Hindi ko siya isang topic. Ito, let me talk a little bit about the OFW. I am here is fighting for the OFW because the all OFWs already pertaining about how much they contribute to our government. $100 billion in 1 year. We have the 11 millions of OFW, but most of our OFW were ignored by the government sector, which is dahil nga sa COVID. Pero sa sinabi ni Takero, parang hindi maganda. Kaya dapat kastiguhin tong taon to eh. Hindi ako galit sa kanya, pero mali yung mga paratang niya. At sasabihin niya pa na mga OFW, kulto, dahil naniniwala tayo kay Francis Leo Marcos. So, well, maraming samot-sari, pero bago ka magbitaw ng salita, tama yung sinabi mo, DJ Byron, bago ka magsalita ng isang punto, isipin mo muna ng 1 hanggang 10 beses. Di ba tama ako doon, DJ Byron? Tama. Hello, pumasok si Mr. Ness. Yan. I-continue mo, DJ Byron, kung ano talaga yung... So, yeah. So, Takero, kung nakikinig ka man, for sure, mapapanood mo to, no? Next time, you have to be careful on the words that you say and mga ginagamit mo. Kung gusto mo lang magpasikat, kung gusto mo lang maging topic ka,
you know, meron naman ibang paraan para magbigay ka ng topic. Pero parang nakakatin mo ang OFW, hindi maganda. Yeah. Hindi maganda. You know, ako, kung sensitive akong tao, baka may mga nakita. Pero hindi ako ganun eh. Kasi nga, like I said, I'm a man of second chance. Lahat ng tao nakakausap ko at meron mga atraso sa akin, binibigyan ko ng pangalo ang pagkakataon. So, ang ma-advise ko sa ito, Takero, humingi ka ng sorry sa nasabi mo sa mga OFW. Huwag na sa amin mga anti, mga pro-ethanol. Yes. Doon na lang sa mga OFW yung na-generalize mo. Hindi naman, hindi naman kabawasan yun sa pagiging lalaki mo kung humingi ka ng sorry. Nakabanggit ka man ng masakit na salita. Bagtit ko rin sa amin siya. Nakabanggit ha. Kung nakabanggit ka man ng masalita na masakit sa mga OFW, Paliwanag mo lang, then humingi ka ng tawa, that's it. Di ba, huwag na natin pairalan yung part, tapos kine-claim mo pa ng part ka ng Talino Warriors. Yeah. Sure naman, ang Talino Warriors, kung matatalino yan, alam nila na mali yung sinabi mo. At sasabihan ko sila. Self-proclaim na talino sila. So, you know, yung mga kaibigan natin sa Talino Warriors, kung may nanonood ba sa Nigan, ay hindi nag-comment, alam nyo naman siguro kung ano yung, what, yung, big mistake na ginawa ni Takero. At for sure, masasabihan niyo siya. Yeah, alam nila yon. Sigurado akong alam nila. Kaya nga kanina, tumatawag din si Cherry Salvador. Pinapaalam din sa akin about that Takero. Yung sinabi talaga ni Takero, mismo si Cherry Salvador, sabi niya, hindi sa sang-ayon sa sinabi ni Cherry Salvador. So, ibig sabihin nun, yeah, just go ahead. Nestor, meron... Sige po. Yeah, just go ahead. Kung ano, yun nga, sinasabi nga ni Cherry Salvador na dapat mag-ingat tayo kahit pa tayo magkaibang panig, mag-ingat tayo sa ating mga sasabihin. Tulad ko, wala naman ako sinasabing labag sa batas sa kanila at laban sa kanila. Ang pinaglalaban ko dito, karapatang pantao ng bawat isa. At huwag nilang tatakutin ang katulad nating mga nagbablog. Dahil sa totoo lang naman, gumagamit sila sa pangalan ni Francis Leo Marcos. Kumikita sila sa YouTube nila. Aminin natin yan. Kaya huwag naman tayong masyadong maging magmalaki. Nasasabihin nyo, matalino kayo, bobo kami. Pero yung ginawa ni Takero, hindi talaga sang-ayon ang bawat panig sa kanyang ipinahayag tungkol sa OFW. Dahil ako mismo, nakikipaglaban sa gobyerno na hindi nabibigyan ng pansin at hindi natutugunan ng ating mga OFW na may kailangan. Lalo na sa oras ng pandemya na to. Kaya, sige, dagdagan mo pa ako anong masasabi mo, DJ Byron, at yan ay isang pagkakataon mo. Ako lang naman, we have to be careful. Remember, mapapro man tayo, anti. Lahat ng sasabihin natin, isipin muna natin bago natin sabihin. Yeah. We have to be really careful. Lalo na kung may isipin natin kung makakasakit ba tayo ng kapwa natin. You know, kung hindi naman intention ni Takero makasakit, kung nagkamali ka man talaga ng pagkabagtit mo, magbagtit na lang sila dito. Isang uri kasi niya. Napapansin ko, puro ka bagtit eh. Dalawang beses ko na nababanggit ko. Oo nga eh. So, kung nabanggit mo man, Takero, or hindi mo man sinasadya. Just apologize. Yun na, walang kawalan doon, Tol. Namimiss mo siya. Namimiss ko na. Ako, masasabi ko sa'yo, Takero Miyamoto. Wala kang alam sa mga personal na buhay ng mga OFW. That's right. Hindi mo alam kung ano mga pinagdadaanan nila. Mababa man ang sweldo ng ibang OFW. Yung dahil nga sa sinabi ko na do sa live ko, it's better than nothing. Yes, that is right. Tsaka siguro merong mga mabababang sweldo sa na OFW. Mas gusto nila. Exactly. So, kaya pwede ba yung mga OFW, talagang niya, mga bayani yung mga OFW. Yeah, that's what we call. Ang laki-laki ng ambag nila sa gobyerno. $100 billion a year. Sasabihin mo ng mga bobo. Yes. Yes. Ayaw bumubuhay sa government. Yes. Hindi ka na nahiya. Naging OFW ka na minsan. Ibig sabihin, bobo ka.
ito lang masasabi ko sa iyo, Tarero, ha? Ang pala yung kinakain, hindi inuugali yan, ha? Huwag kayong bitter. Ayun, natumpak mo. Tama yung sinabi mo, Lisa. Bigyan natin ng puwang si Nestor Ness. Nestor, magandang buhay at ikaw yung nakapasok dito. Dito po, nandito po ko sa Jeddah, Saudi Arabia. Okay, Jeddah, yes. Sir, saludo ako sa inyo. Sir. Saludo rin ako sa inyo. Salamat. Hindi po ako vlogger. Ako po ay isang taga-subaybay nyo lang. Reporter po ako. Ma'am Lisa, thank you po sa lahat. Thank you for opportunity, sir. Oh, ma'am, maraming salamat po. Kasi po, isa pong OFW. Salamat. Dalo ako sa hirap. Hanggang sa maglulupa lang ako dati. 1985, nandito na po siya po. Saludo ako. Kaya yan, leche takero na yan. Leche siya. Huwag ko siyang makikita pag uwi ko ng Makabite o kaya kahit saan siya, babalatan ko siya ng... De, ano lang natin, pangaralan lang natin. Huwag naman natin sasaktan dahil... Tao din yan, Nestor. O, sa bagay nga, sir. Pero yung pag-uugali niya, ewan ko kung talaga sila bobo o nagbobo-bobo-bohon lang. Hindi ba nila nakikita yung ginagawa ng tao? Ako, hindi ako vlogger. Yes. Promise, wala akong kita kahit na piso, kahit na one real sa mga vlog-vlog na. Pero supporter niyo ako, tandaan yan. Salamat. Kaya tayo magabot, susuportahan ko kayo. Salamat. Pero yung mga pinagkagagawa nila na nagtatanga-tangahan talaga sila o talagang sila'y tanga, ewan ko lang kung saan ang utak nila. Hindi pa nila nakita yung ginagawa ng tao? Yes. Hindi nila nakikita yung paghihirap ng tao, yung ginagalit ng tao. Yes. Ako wala ako nakukuha sa kanya kahit na isang pirasong bigas. Pero nandito ako, handa akong ibuhis ang buhay ko para dyan sa tao na yan dahil grabe yung natulungan niya. Sa yes. Pandemya na yan, talagang nag-ubos siya ng pera. Yes. Hindi pinayat niya buhay niya. Yes. Pero ngayon, tapos yan, sino, Takero ba yan? Litek na Takero na yan? Takero Miyamoto. Kita mo, yes, titirahin na kaming mga OFW. 1985% na andito na ako. Dito ko na hinubog yung pagkatao ko. Bata pa ako nandito na ako sa abroad. Dito ako nakaahon sa hirap. Dito ko na ipundar lahat ng gamit ko. Kaya huwag mong titirahin kami mga OFW dahil kami ang kalab mo. Takero, demonyo ka. Sorry sir. Na, walang problema. Let it out your feelings kasi karapatan mo yan. Kinukuha ko lang itong opportunity na ito, sir. Go ahead. Napakadalang kong talagang makapasok sa kwentuhan nyo. Pero araw-araw po, Sir David, maniwala kayo sa akin. Lahat sir. Ng mga kanyang pinanonood ko, lalo si Ma'am Lisa, lahat kayo. Yung mga top 1 na yan, lahat ng FLU vlogger na yan, naka-call sa akin yan, naka-agad sa akin yan. Pero hindi po ako vlogger. Talagang supportin nyo. Maraming salamat, Nestor. Ang tao, ibuhay sa buhay ko para sa inyo. Tandaan niya. Maraming salamat. Sir David, hininga ko lang yung konting nararamdaman ko dahil sa si Takero na yan. Pasensya na po kayo. Walang anuman, Nestor. Karapatan mo yan. Nestor, makinig ka. Isa mong karapatan ang magsalita ng kung ano nasa loobin mo. At tama lang na iparating mo kay Mr. Takero Miyamoto kung ano man yung hinanakit ninyo. Kasi nga, tayong lahat, may kanya-kanya tayong buhay kung saan man tayo lupalop ng mundo. Wala na tayong pakialaman at huwag natin sasaktan ang kalooban ng bawat isang taong mamamayang Pilipino. Mr. Nestor, labis akong sumasaludo sa lahat ng OFW. Hindi ko kayo minamaliit. Isa kayong modern hero. Dahil sa inyo, $100 billion ang naipapasok sa gobyerno. Kung walang $100 billion a year, ang gobyerno natin lalong babaksak. Kaya ako saludo ang dalawang kamay sa mga OFW dahil kayo'y nagpapakahirap para sa pamilya at pagtulong sa ating gobyerno. Isang karangalan ko maging isang Pilipino dahil lahat tayo mga Pilipino sa buong mundo pinakamasipag na magtatrabaho kung sino man ang inyong mga employer. Napaka pinagmamalaki ko. Pilipino's number one. So,
Pero tama po yung sinabi nyo. At ngayon naman, bigyan natin ng buwang ito si Mr. Edwin Medina. At ito po, isa pong may magandang sasabihin tungkol dito sa mga naaayon kung ano ang pinahayag ni Takero. Mr. Medina, pasok ka. Salamat, Mr. Nestor Nes. Hello, 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 Sir Tabib. Hello, hello. Viewers natin, shout out muna sa lahat, no? By the way, good morning na sa Philippines. Good afternoon nga tayo sa US, no? Yeah, yeah, yeah. So dito, good early, dito sa Israel, good early and it's almost 1 o'clock. So by the way, sir, yun nga lang, bago ko iyan yung sa loobin mo kay Kitaimoto. 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 So, okay? Yes, sir. So, shout out out sa mga kapwa ko of W, especially sa'yo, Sir David. No? Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Ito, para akong Batanggay nyo. Yes, that's me. So, yan. Para kay Taimoto, no? Nabasa ko yung sa community niya, no? Ito lang, recently lang, bago ka mag-live, sir. Nabasa ko yung ano niya, no? Ang daming dagan sa kanya, unsubscribe. Kasi, ano pala siya, no? Yung religious niya, no, guys, ano, no, 80s pala siya. So, pag ganun kasi, I don't know kung may 80s din sa atin. No, meron, kasi, meron, wala, pero... Ano, walang dinidikos yun, no? Wala silang Diyos. So, kaya ganun yung mindset niya, no, ni Taimoto. Okay? So, sinasabihan tayo, no, mga OFW, talagang generalize niya, no? Kagaya nung sinabi ni Bro Baron kanina. So, nung kagabi, last night ko nung napanood, eh, talagang ano no, gusto ko nang sumabog din kagabi eh, kaya lang medyo tulugan na rito. So yeah. Kaya ngayon na lang. Anyway, ibablog ko rin siya. Yung I mean, pag ibablog natin siya, di gawin natin sa magandang way. Yes, para yes, para yes. No, tinatawagan ko siya actually. Ayos sumagot eh. Yeah. Pero siyang ano kanina eh, sir, kasi nga, ayun nga, narinig na, nakarating na rin sa kanya yung mga panawagan ng mga OFWs around the world na mag-apologize siya, no, publicly. Pero hindi eh, ginawa pa niyang katatawanan yung kanyang, ano, pag-apologize. I know, that's what... Siguro, kung makapanood ko yun sa bandang huli, talagang maiinis ka lalo. Nakita ko na yon, kaya nga ito nga ako'y nagbigay puwang sa bawat isa at kung ano'y nasa loobin ninyo, gusto kong malaman at makarating sa kanya dahil tinatawagan ko siya ayaw sumagot para magbigay siya sa akin ng kanyang ano nasa isipan niya, bakit nasabi niya yon. Pero hindi siya sumagot dahil alam niya na mali siya. Sige, tuloy mo Edwin para malaman niya. So Takero, tawagin na sa real name mo, kung yun nga yung real name mo. Takero, no? Kung hindi ka man Pilipino, kasi hindi namin alam talaga kung talagang pure Pilipino ka, no? Pilipino. Di ba sabi mo nga na hindi ka sa Philippines, sa Iloilo, di ba? Isa kang magsasaka, pero hindi namin nahamak ang mga magsasaka. Dahil yung father ko galing din dyan. Okay? So yung pagiging OFW, siguro naman naging OFW ka na rin, sabi mo, di ba? Galing kang Middle East, I think. So alam mo no, alam mo yung trabaho ng mga OFW hindi ganoon kadali. At hindi rin ganoon kadali na iwan yung mga mahal natin sa buhay, tama ba? Yes, tama 'yun. Okay, sasakripisyo tayo, 'di ba, para sa magandang future ng mga family natin, especially do sa mga children natin, no? Mabigyan sila ng magandang eskwelahan na mapapasukan. Okay? So, huwag mo namang maliitin yung mga OFW, okay? So, hindi kami ganoon kabobo. Kasi sa sobrang talino mo, hindi mo na alam yung salitang mali, no? Kaya lahat na binubugan ng bibig mo na alam mo ano sa pag-iisip mo, tama kasi sobrang talino mo, hinayo pa ka. Ayun lang, sir. Yeah, kaya nga maraming salamat at dapat. Yeah. Well, thank you so much Edwin Medina from Israel. It's 1 o'clock in the morning, past 1 o'clock, 1:26. In the morning in Israel. Thank you so much sa magandang sinabi mo at kinakailangan, Takero, tinatawagan kita para magbigay ka pahayag at tatanggapin namin ang iyong public apology sa lahat ng mga OFW. Hindi kami masasamang tao, kami ay puro sa katotohanan lamang at kung gusto mong hindi ka sunugin, kinakailangan mong humingi ng paumanhin sa kalahatan dahil ang binanggit mo ay puro sa kalahatan. Ako masasabi ko rin kahit ako nandito sa Amerika,
I am part of the overseas foreign worker because I am a Filipino, Batanggenyo. Kaya ako, I am so proud Filipino, Batanggenyo, dahil mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang kapwa ko Pilipino. Kaya ako'y nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako sa buong Pilipino, sa anman sa mundo. Kung kayo ay dudungisan ang inyong karangalan, nandito ang barako upang sila ay kalabanin ko. Handa akong makipagpatayan, wag lamang madudungisan ang karangalan ng bawat isang Pilipino. Kaya nandito ako, serbisyo, walang bayad, hindi ako humingi ng pera, imbes na ako'y makakatulong hanggat kaya ko. Kaya Mr. Edwin Medina, maraming salamat dyan sa Israel at sana naman kayo ay nasa mabuting kalagayan, iiwasan ninyo magkasakit diyan sa COVID. Marami po tayo dyan mga kamag-anak, kababayan dyan sa Israel at siyan po naman ay talagang mahal ng ating Panginoon na hindi po kayo pababayaan. Pero sana makinig ka rito ha. Sana marinig mo itong aming mga hinaing para sa iyo. Takero, tandaan mo, pinaglalaban ko OFW, hindi mo alam maraming buhay na nabuwis sa hirap, paghihirap na inabusado ng kanilang mga employer ang ating kapwa Pilipino, pero naandi dyan ka. Parang inapakan mo ang dangal ng ating kapwa Pilipino. Ako ay pinaglalaban ko 30,000 Pilipino sa Moroccan na inabusado ng kanilang mga employer. Ginahasa, inanakan, walang kita, pero sila pinipilit nila makapagpadala ng pera sa mga pamilya nila doon sa Pilipinas. Pero sasabihan mo ng ganyan, Takero, sana maranasan mo din ang naranasan ng ating ibang kapwa Pilipino na nagtalaga kahit buhay nila ay binuwis nila para lang makatulong sa gobyerno, makatulong sa kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas. Ganyan po kamahal ang OFW, kaya Takero, ako'y humihingi ng pangalan mo ay humingi ka ng patawad sa lahat ng OFW. Kung ikaw'y makakatulong sa OFW, hindi ka namin pinakikialaman sa buhay mo. Pero once na kinanti mo itong mga OFW, because I will consider as the OFW, I am presenting the OFW throughout the world. Marami ang nagbuhis ng buhay para lang sila ay mabuhay sa magandang karangalan. Pero ang iba ay sinawing palad, inabusado, hindi na bayaran, nandoon sila nagdudusa. Kahit ang gobyerno sinisisi ko, hindi sila nakakatulong. Ano, nag-iisa lang ako. Wala akong katulong para sila ay tulungan. Pero ikaw, nandiyan ka. Magsasalita ka ng basta ganun na lang. Wala kaming pakialam sa buhay mo. Wala kaming pakialam sa reliyon mo. Nirerespeto namin ang opinion mo. Pero huwag mong aapakan ang karangalan ng bawat isang mamamayang Pilipino dahil ako ang kalaban mo. Takero, tinatawagan kita para ikaw'y magpahiyag sa buong mundo. Ikaw'y patatawarin namin kung gagawin mo yan. At hindi ko mapipigilan ang kalooban ng ating kapwa Pilipino na magalit sa iyo dahil hindi karapat-dapat ang iyong mga sinabi na kami ay mga bobo. Dahil hindi ako tumitingin sa pinag-aralan kung anong level ng iyong buhay, ang tinitingnan ko rito ay dangal ng isang Pilipino dahil ako ay dugong Pilipino. Dahil ako ay may makatao at pagkatao na aking pinagmamalaki sa buong mundo. I'm a Filipino and I don't care who they are. As long as my Filipino, fellow Filipino, doing such a good job wherever part in the world. Hindi ko kinahihiya ang aking kapwa Pilipino sa kabutihan. Kaya Takero, please, stop the words to the OFW because ako ang kalaban mo. So yung pinahayag ni Takero, siyempre marami ding magagalit sa kanya dahil Talino Warriors is their group, right? Ngayon, kaya nga ikaw nga Takero, ako'y tumatawag sa'yo ng ilang beses para ikaw magpahayag. Bakit nasabi mo yon pero ayaw mong tanggapin ang tawag ko? Dahil ayun, pag hindi tinanggap yung tawag ko, ibig sabihin nun, inaamin niya ang kanyang kamalian.
Dahil ako naman, kapag tinatawagan ko siya, hindi ko siya sesermonan. Sa halip ay pagpapaliwanagin ko siya, bakit niya nasabi yon at ano ang laman ng kanyang content or kaisipan para maliwanagan. Ngayon, kung basta ka nalang magsasalita, tama nga sabi ni DJ Byron, isipin mo ng isa, dalawa hanggang sampung beses, dahil kapag nasaktan mo ang kalooban ng bawat isang mamamayang Pilipino, Mr. Takero, pwede kang patawarin kung gagawin mo. Hindi kami humihiling sa iyo na ikaw ay makiusap o ako kausapin mo, mag-public apology ka sa sarili mong kaisipan, hindi sa dinitigtahan ka namin. Kaya, Mr. Takero, kami ay naaawa sa kalagayan mo dahil ikaw ang nagpapalit ng mundo mo, ikaw ang nagpapakahiya sa sarili mo, at ikaw din mismo ang sumusunog sa sarili mo. Dahil kami, mga OFW, I always said, I consider myself a Filipino OFW na marunong makatao. Kaya yan, sinaling mo yan, Mr. Takero, patatawarin ka lang namin kung ikaw ay hihingi ng paumanhin dito sa iyong channel, Public Apology. Otherwise, araw-arawin kitang tawagan para kayo makausap at susunugin ko ang iyong kaluluwa kahit ikaw'y buhay pa. So, yun lang yun. Kaya labis ako nagpapasalamat. Kaya ano, at ito nga, mga parating ko, pati yung kay FLM, bigyan natin ng respeto pro-FLM and anti-FLM. Kanya-kanya tayong opinion. Kung ano man ang opinion ninyo, mayroong batas na tayong hinihintay para kay Francis Leo Marcos, ipaubaya natin at darating ang panahon. Katulad ko, pag sinabi ko, lalaya siya sa 23rd of July, baka sabihin nyo, di kayo maniwala. Ayon ang aking espekulasyon na siya ay makakalaya ayon sa batas. Kapag siya ay nabigyan ng to set bail for him to be free, makalaya siya. At may posible ding ma-dismiss ang kaso. Posible. Hindi misleading yan. That is the process of the law. To set the bail and another hearing, kung hindi na makapunta yung mga akusado, ma-dismiss, no prejudice dismiss yung kaso. Kaso, pinipilit nila pumunta sa piskalya yung mga nagre-reklamo dyan tulad ng mga ex-wife na estapa, ex-girlfriend, pero walang substance. Kaya naman, isipin muna ninyo inyong gagawin dahil yung ginawa ni Francis Leo Marcos ni isa sa inyo, ipapuputol ko ang ulo ko kung isa sa inyo na talino warriors ay kayang gawin ang nagawa ni Mr. Francis Leo Marcos na naging isang bayani sa gitna ng pandemya. Kaya kayo, bago kayo magsalita dahil inaano nyo yung NBI, eto, ganito, may kaso dito, may kaso doon, di siyempre, hiyohold siya sa kulungan dahil may dumarating na kaso. Puro naman fabricated. Kaya mag-isip muna kayo. Mas kailangan namin si Francis Leo Marcos na nakalaya dahil siya ay makakatulong sa ating mga kapwa Pilipinong nangangailangan, lalo na sa ngayon, pandemya na epidemya ng COVID-19. Ang masasabi ko lang, pro-FLM and anti-FLM, magkaisa tayo sa katotohanan. At kung lumabas yung katotohanan ay mali, ako'y yuyo ko, ako hindi magsosorry, kung ano nasabi ko na, sa halip, hindi magbabago ang pagsaludo ko kay Francis Leo Marcos. Dahil nakita ko sa kanyang puso ang kabutihan during this pandemic, lumabas siya at namigay, tumulong sa ating kapwa Pilipino. Pakiating si Takero. Ayaw daw eh. Kasi meron kasing nag-aano dito sa ating streamer na ito. Si may nag-aano ng moderator. Pakiating si Takero pero sabi niya ayaw umakyat. So Takero, iniimbitahan ka namin dito para, oh, busy daw siya. Takero, pumasok ka rito tapos busy ka. Hindi magandang excuse yan, Takero. Hindi ka namin gigisahin. Takero, hindi kami katulad ninyo. Boss Takero. Oo. Baka naman. Mapagbigyan mo naman kami dito. Ito, busy daw siya.
Busy daw siya, busy. Ayaw mo na. Busy pa, may trabaho. Hindi natin... Oh, Takero, busy pa, may trabaho. May trabaho daw. Takero, iniimbita ka mamaya ni Lisa. Umakit ka, Del. May trabaho daw siya. Takero, ito Takero ha, ito pakinggan mo, hindi mo kami kaaway. Kinakastigo ka namin sa masama mong ginawa. Wala kaming dapat ikaso sa iyo. Wala namang masamang ginawa. Masama lang yung salita niya. Exactly, masama yung salita niya. Pag walang ganyan ang Takero. Maging tao tayo kasi. Sir David. Ano? Si Takero, wala pong ginawang masama. Ang mas sakit lang po yung nasabi niya. Kaya nga. Kaya kung pwede na umakyat ka, Takero, nang ma-inahanganin ng lubusan. Kaya mga 1 hour dyan po. Naku, isang oras pa. Oo nga, wala daw. May trabaho pa raw siya. B.I.P. Sabi ni Takero. Ay, na lang muna para may productive yung araw mo. Pero bakit pumasok siya dito? Tapos sabi niya, don't disturb. Takero, napag-uusapan lang naman po namin kung ano yung nasabi mong masakit. Yes. Kasi talagang meron mga nasaktan. Kaya kung meron mang kaming napag-uusapan niya dahil sa iyo. Exactly. Yeah, napulutan ka tuloy namin kasi sa iyo nagmula eh. Oo. So sana mapagbigyan mo kami ng maintindihan namin ang lubusan kung saan ka naghuhugot ng mga salitang hindi maganda para sa mga OFW. One hour. Maghintay daw tayo ng 1 hour. VIP ka, ha? Palalo to si Takero. Takero to. Ayaw umakyat eh. Ayaw umakyat. Umasang ka man. Magparamdam ka. Tinanti dyan siya. Nasa trabaho daw eh. Kaya ayaw umakyat. Huwag natin pilitin kasi alam na niya na mali siya. Inaamin na niya yan eh. Kasi kung talagang wala siyang kamali, kung gusto niya talaga magpaliwanag, dapat aakyat siya. Kasi hindi naman natin siya, productive yung araw ko palagi. Ayun pala eh. Ba't gumawa ka ng video na gano'n? Yeah, bakit ka nga, Takero, bakit ka gumawa ng unproductive? Yan ang masama, Takero. Takero, bakit di ba galit ka sa OFW? Huwag ka magalit sa kanila, nagtatrabaho sila ng marangal. Kaya nga, Takero, yun lang ang pakiusap namin. Takero. Kung galit ka sa amin, wag mo idamay ang OFW. Oo, hindi Takero, ang mga OFW, pawis dugo. Sakripisyo nila. Sana huwag ka naman magsasalita ng gano'n. Para ano nangyayari lang ang masasabi ko sa'yo, huwag ka pong magsasalita ng gano'n. Napakasakit nun para sa mga OFW. Oo nga, gila. Kaya nga, Takero, yun na nga ang aming pangaral sa'yo. Kung ikaw may... Kaya nga, dati po daw sa OFW. 10 years ka pala. 10 years. 10 years ka palang OFW, sana naramdaman mo rin yung hirap na pinagdaanan mo, anak. At ngayon naman, sana hindi mo sasabihin ng mga bobo. Ako, I consider nga OFW kasi alam mo kung bakit. Masakit yung sinabi mo eh. Dahil hindi kami magkakaganito kung ang sinabi mo ay hindi nakakasakit ng kalooban. Kaya Takero, humingi ka na ng paumanhin sa madlang people. Para naman, hindi naman nga kami, ano, sinungaban naman kami para hindi magpatawad. Sabi nga ni Lisa, hindi kami Diyos para hindi ka namin patawarin. Dahil, tao lang kami. Lumalagay kami sa lugar, sa katotohanan. Kaya Takero, wag mo nang uulitin. Sir, sabi daw niya, hindi daw sa galit sa OFW. Sinabi ko, bobo ang mga OFW, naniniwala kay Mangusin. Bakit mo sasabihin na bobo mga OFW, naniniwala kay Mangusin? Sir, Takero. Abay, Takero, yan na nga yan eh. Kaya nga sinabi namin galit ka. Dahil sinabi mo yan, pabayaan mo yung paniniwala ng mga OFW. Bakit po tayo, may ganyan-ganyan paniniwala, Sir Takero. Huwag ka kong ganyan. Yeah, wag, ito na, sinabi mo na naman, no? Ito, maliwanag, Takero, highlighted, sinabi mo.
Sinabi ko, bobo ang mga OFW na naniniwala kay Mangusin. Generalize mo na naman. Generalize mo na naman, Takero. I don't know kung anong... Kaya ka muna, Mungo. Hindi ko alam kung ano yung nasa isipan mo, Takero. Bakit sinabi mo na... Yan na nga, sinabi mo na nga yan no, sa ano mo eh. Sa iyong vlog eh. Tapos inulit mo pa. Ay baka gusto mo, sunugin ka talaga. Ito lang, sir, ha? Masasabi ko, ha? Mangusin man o... Lisa. Lisa. Sir. Inulit-uli eh. Anong ating gagawin sa taon to? Mm-hmm. Francis Leo Marcos or Norman Mangusin, wala na po tayong, labas na po tayo doon. Ha? Kung gusto nilang paniwala, kanino nilang gusto maniwala, wala tayong pakialam. Kaya nga, hindi naman natin sila pinipigilan. Correct. OFW man o hindi, at meron silang gustong paniwalaan, huwag natin pakialaman. Labas po tayo doon. Hindi ko... Sarili po tayong paniniwala, Takero. Alam mo, hindi ko matanggap inulit, DJ Baron. We live here in America, tapos nakita mo, inulit-uli niya, yung sinabi niya doon sa ano, inulit niya uli. Takero, hindi ko may... Ha? Takero, kumain mo ka muna, tapos manisip ka uli, bago ka magsalita. Gusto mo ba ma-apekto sa niyang halang-hala mo? So, mas maganda pa nag-drop name ka, Takero, kasi nagsabi ka ng Jena. Hindi, Jena... Jena... magsalita ng bobo. Inano na naman niya, nilahat na naman niya eh, Takero. Kalayaan daw yung maniwala kay Mangusin, kalayaan daw niyang magsalita ng bobo. Oo, kalayaan magsalita ng bobo. Pero nilahat mo eh. Inulit na naman eh. Okay, kalayaan. So, di kalayaan din namin magsabi, susunugin ka namin. Sige, yan ang gusto mo, kalayaan mo magsabi ng bobo sa amin. Ay di kalayaan din namin na susunugin ka namin. Tama ba yung sinasabi mong kalayaan mo? Sige nga, define mo nga yung bobo muna, Takero. Kung talaga matalino ka. Define mo yung bobo. Yeah, please define the bobo. At least makaintindihan namin kung alam mo talaga yung word na bobo. Ako na magdi-define. Inulit-ulit na naman? Oh my God, Takero. I don't understand. Takero, may amo to. Sabi ni DJ Bayron, define bobo. Ang pagka-define ko ng bobo is Takero, may amo to. Masarap bang pakinggan yan? Diba hindi? Masakit yung gano'n. Huwag gano'n. Yan bang sinasabi mo kalayaan mong magsalita ng bobo sa mga OFW? Yan ba ay tama? Ay nako. Takero, hindi ko maintindihan. Inulit-ulit mo. Nilahat mo na naman kami, oh. Nilahat tayo eh. Si Takero talaga oh. Kaya mo na yan. Kung ayaw talaga, wala na yan. Wala na pag-asa yan. Walang pag-asa. Maging mabait ka man o hindi ka maging mabait. Wala eh. Tayo, dinadaan natin sa diplomasya eh. Pero nang... Ito lang yan, sir eh. Oh. Kung makipag-usap sa taong sarado utak. Lalo na kung wala talagang utak. Hindi, may utak yan. Huwag natin sabihin na wala siyang utak. Kasi hindi lang natin alam kung... Hindi lang natin alam kung nasaan ang utak niya. Hindi ako sinasabi si Takero walang utak, sir. Hindi, wag mo sabihin na walang utak si Takero. May utak yan. Pero hindi lang natin alam kung saan nakalagay yung utak niya. Kasi... Sir, si Takero po may utak po talaga yan. Uh-huh. Hindi mo nga po siya, di ba po? Sa sobrang katalinuhan niya po, hindi na nga po alam kung ano mga sinasabi niya. Takero, okay. Takero. Miyamoto, Miyamoto. Kaya mo rin, hindi naman ako. Kaya mo rin. Okay lang, sabihan yung bobo. Opinion niyo yun eh. Ito, akit ka na ba, Takero? Takero, umakit ka. Tsaka hindi ka naman namin ginigisa eh.